Hello, kamusta po sa ating mga taga-subaybay? Ganoon din po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Ganoon din po yung mga followers po natin dyan sa Facebook page. Magandang araw po sa inyo. Isang hatid naman po ng inyong channel, Akutu TV, ang isang konting tutorial tips, lalong-lalo na po sa mga sasampa ng barko at sa mga first timer. At ganoon din po sa mga kakagraduate lang ng seaman. So, pag-uusapan po natin ngayon kung ano-ano po bang uri ng mga barko ang meron tayo na posibilidad nating sakyan. So, syempre guys, unang-una po, kailangan kumpleto po na tayo muna ng mga requirements, na comply po natin yung mga requirements natin. Physically fit po tayo at handang-handa na po tayo magtrabaho sa laut. So, bigyan ko lang po kayo guys ng tips tungkol sa mga barko, kung ano po bang klaseng mga barko ang pwede po nating sampahan. So, bago yan guys, sana huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-like at i-follow niyo rin po ako guys sa Facebook page. Guys, start na po tayo. So, una guys, meron po tayong mga klase ng barko. Katulad na lang po ng passenger. So, yun po guys, passenger vessel. Yung passenger guys, yun po yung mga bumabiyahe na nagkikiri po ng mga pasahero kung saan nanggagaling po sa mga ibang lugar papunta sa kanilang mga probinsya, pagkatulad na lang dito sa atin sa Inter Island, ganoon din po sa international. So kung tungkol naman po guys sa passenger, talagang masaya din po kapag kayo po ay sumampa dahil po marami po tayong mga nakikita mga pasahero na nakakalibang, lalong-lalo na po sa mga seaman na laging nasa laot. So yun guys, passenger vessel. And then meron din po tayo guys na tinatawag na bulk. So yung mga bulk guys, yung mga nagkakarga naman ng mga buhangin, kung ano-ano, mga kung ano-ano guys na mga pwedeng ikarga sa barko. Ayan, yung mga simento, ayan, pagkatulad ng mga simento, ganyan. And then guys, meron din po tayong tinatawag na container ship. Ayan, so yung mga container ship guys, yun po yung mga katulad na lang ng mga kalakal na nasa container na kung saan iba-ibang lugar nang gagaling. Marami po siyang nilalaman, katulad na lang po ng mga kung anong klaseng mga kargamento o sasakyan, kung ano man po yan. So yun po yung mga tinatawag na container ship. Ayan. Meron po tayong tinatawag na tanker. So yung tanker guys, yun, so ang tanker kasi very yung pong tanker guys, yung talagang medyo mataas ang kanilang sweldo dyan, at syempre maingat po sila at marami po siyang mga kinukomply na requirements gaya na lang ng mga safety protocols. So, kailangan maingat kasi ang mga karga po dyan ay yung mga crude oil, mga gasolina o mga Jet A1, yung mga gasolina ng mga eroplano. Ayan, so yung mga tinatawag na tanker o kaya mga fuel, yung mga bunker, ayan, yung mga petroleum product. So marami pong mga rules dyan, bawal po dyan na bawal po kung manigarilyo kasi nga explosive ang mga kinakarga. So meron din po tayo guys na tinatawag na car ship. Ayan, yung mga car ship naman guys, yun po yung mga nagkakarga ng mga sasakyan.
may mga ini mga galing sa ibang lugar, o mga kinakarga papunta dun sa destination, yung mga car ship, mga kargamento. Ayun, mga car ship. At meron din po tayo, guys, na tinatawag na fishing vessels. So, yung mga fishing vessels, yan naman po yung mga nangingisda sa laot. Yan. So, kung walang mga fisherman, so, syempre po, kakapusin po tayo ng mga isda. Ayan. So, yan po ang napakahalaga ng mga barko na sasakyan po natin. Meron, syempre po, guys, meron din po namang mga tinatawag ng mga barges, yung mga maliliit na barges. Yung nakikita nyo sa mga pier. Ayan, yung mga tugboat. Ayan. So, yung mga nagtutulak ng mga malalaking barko o nag-guide sa malalaking barko kapag nag-docking at saka undocking. Ayan, pag nagmamaniobra. So, yun yung mga barko. So, yun guys, syempre, kapag nag-apply po kayo ng trabaho, syempre, hindi naman po natin, hindi naman po tayo pwedeng mamili. Ano po? Syempre, yun pong company po mismo magbigay sa inyo ng designation o kaya kung anong barko. Basta't ang importante, hindi po tayo mamimili ng sasakyan natin. Ang mahalaga tayo makasampa. Kasi napakahalaga po yung sumampa ng barko sa ngayon. At napakahirap din po ngayon mag-apply kasi maraming seaman. At syempre po, hindi rin po mawala yung palakasan system. Kasi in that time, talagang andyan na po yan. So, pagalingan na lang. At syempre, kung officer ka, talagang mabilis din po yung pagsampa natin. Pagsampa ninyo. Ayan. So, guys, maraming salamat. At sana, lalo-lalo na po sa mga baguhan at sa sampa pa lang ng barko, sana nakatulong po itong video to sa pagiging first timer nyo sa pag-akit sa barko. At sana, guys, huwag nyo pong kalimutan, sana mali-like nyo, i-subscribe nyo, at i-share nyo rin, guys. So, maraming salamat. God bless and happy voyage, everyone.